Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, mayroon na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakakita po ng ilang netizens kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung saan usap-usapan na po ito sa Facebook, iginrab po namin ano yung usap-usapan po nila doon para po maibahagi namin sa inyo. Okay? Silang dalawa po ay nakita nga di umano sa Okada, Manila. Kani-kanina lang po yan, ano? At kung di po ako nagkakamali, ito po yung mga pictures na ginamit po nila, ano? At ito'y galing po sa video, no? Galing sa video at marami nga pong sinasabi ang mga nakakita na bigla nga raw pong huminto si Alden Richards at dire-diretso naman po itong si May Mendoza pa alis, no? Dahil ang naging taktika nga po nila itong si Alden Richards ay tila baga inilalayo, ano? Inilalayo sa publiko itong si May Mendoza. Mamaya, idedetalye po natin yung mga pag-uusap po nilang yan, ano? Maigi rin naman po na ma-share ko rin po ito sa inyo. At bukod nga po riyan, pag-uusapan din po natin ang ginawa naman po ng kampo ni Menggay na magpagmamakaawa po dito sa Twitter. Dahil nga naman na nabuking po sila, katakot-takot na sulat ang ginawa po nila. Mapalabas lang po nila na si May Mendoza po talaga ang nagmamanage ng kanyang social media. Mamaya po, pag-usapan natin yan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay May at kay Alden, hinding-hindi po natin yan palalampasin. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina May at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung hindi ka pa nga po nakasubscribe, ano, pero panay na ang nood mo dyan at kinig dyan, ako, mag-subscribe ka na para ikaw ang kaunahan palagi. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto po mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, ano ba naman yung mga Aldenatics na yan? Nakalimutan yata nila na fans lang sila. Oh, etong sa inyo, di ba? Excuse me, wala kayong karapatan na pigilan ng desisyon ni Alden Richards palibasa against kayo sa kanila, no, ng wife niya. At punong-puno kayo ng bitterness sa EDN. Di kayong napahiya, di ba? Di kasi pwedeng baliwalain na lang Tisoy ang fandom na tinahak lahat ng landas. Maprotektahan lang silang dalawa ni Mina. Ang fandom na never nagpatinag sa mga nag-issues, ano, because of our genuine love and trust sa kanila. Ang laban ng couple, laban din ng True-Blooded All of Nation. Thanks RJ, ano, pinaligaya mo kami sa pagpaparamdam nyo ng wifey mo ang pagmamahal nyo sa ADN. Ano, don't worry, andito lang kami forever, handang magtiis at maghintay sa tamang panahon. Speaking of mansion, nako Mr. Pinas, obvious naman, ano, kahit tinakpan pang bintana, iisa lang pong location nila. Need nilang itago ang dapat itago, no? Sorry folks, no? couple. Wala kayong maitatago sa mga matanglawin. Thank you Mr. Pinas, Merry Christmas to you and to your family. At ito nga po, no, kanina yung sa recent updates nga natin, kanina lang po, no, hindi na po namin dinagdagan ng mga larawan na magpapatunay na sa iisang lokasyon lang po sila. Dahil, alam niyo naman, privacy, no? Kabago-bago ng kanilang mansion, tayo pang magsasoko. Okay na yun? At least, alam po natin ang mga pangyayari behind the camera. Now, let's go to our second comment. Ito naman po yung mula naman kay Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ang sarswela ay bahagi na ng buhay ni na Alden at May. Ito ang nagbibigay kulay sa kanilang career. Oo, maraming Aldab seniors ang nasasaktan, ano, ngunit sa pamamagitan ng sarsuela na yan, ano, namamayagpag sila. Mr. Pinas, marami ang magtataas kilay sa sinabi mong mansion ng Aldab. Wala tayong magagawa sa mga taong bitter, ano? Sampalin mo man ang magkabilang muka, bitter pa rin sila. kung anong saya ng fandom, ganun din ang kanilang pagmamaktol.
about the engagement ring, ano? Alam ng fandom kung anong totoo maliban lang sa mga dudangers. Truth hurts and it will remain that way until realization sink in unto you. Tama po kayo doon, Miss Gina Torrico. Talagang maraming kukustyon po doon sa mga bagay na yun. Yung mga sa mansion na yan ni Mina at ni Alden. Diba? Alam na alam po natin yung mga ganyan. Noon pa man kinukustyon na po nila yan. Bahala po sila sa buhay nila dyan. Eh, lahat naman po nang nakikita natin, nagmumula lang kay Mina at kay Alden at bibigay lang tayo ng reaction. Diba? Hindi naman ho kung kani-kanino lang. At para naman ho sa ikatlo natin komento, mula naman po kay Miss Lina Sarinas. Sabi niya rito, pahiya ang mga Alden one-sided fans ni Alden, ano? Sa tanong nila, sinampal sila ng katotohanan. Laki ng selos nila sa mga Alden fans, no? Na sikat at malakas sa lahat ng bagay, kinaiinggitan at pilit binumuwag. Hindi kayang pantayan. Higit sa lahat, pinahahalagahan at mahal ng pinakasikat na sina Alden at Maine, Aldub Nation. I agree with you, Miss Lina Sarinas. Talagang when it comes to the bitterness, talagang number one sila sa pagiging bitter dito po sa mga Aldub fans. Ano magagawa natin kung kailangan talagang may special treatment ang mga Aldub fans kay Alden at saka kay Maine, di ba? Hindi naman may aalis yun sa mga ganyang pagkakataon. Talagang selusan ang selusan. Dapat nga matuwa sila dahil nakapunta pa si Alden Richard sa kanila. Diba? Ngayon, pag-usapan po natin ito. Unahin muna natin sa main man to sa bago tayo pumunta dito po sa Okada thing. Okay? Puntahan muna natin. Ito hong sinasabi po nila na ito pong kampo nila main man to sa ay mayat maya na po ang email doon po sa Twitter. No? Sa Twitter mismo. Yung naalala nyo po yung nagpalit ng badge, naging gold yung badge ng check ni Ming na for business, no? Pinababalik po nila ito sa color blue dahil pinalalabas nga po nilang personal account daw po ito ni Ming Mendoza, which is not true. Diba? Uulitin ko lang, hindi po ito yung personal na account ni Ming Mendoza bagkos ito po yung ginawa for public viewing. Okay? And when one particular account is meant for public viewing, ito po ay talagang pang business. Okay, kaya gold po siya. Pero ngayon, dahil nga po sa kabilang petition, ginawa po munang kulay blue na naman ng Twitter. Ito pong check, no, dito po sa Twitter ni Maine Mendoza. Ganyan po sila nagpanic dahil napahiya po sila, pinahiya po sila ng lahat eh. Na lahat naman pala ng nilalaman dito sa Twitter ni Maine Mendoza ay para lang pala sa business, para pagkakitaan ng kung sino-sino mga social media manager, no? Yan ho yun. At ngayon, puntahan po natin ang sentro ng ating mga updates. Ngayong araw po ay nakita nga po si Alden Richards, ano? Hindi po ngayon, kundi ako nagkakamali, para nakita ko na rin ito noong nakaraang gabi, no? Nakita po si Alden Richards at si Maine Mendoza sa Okada. At ito nga po yung sistema. Ito po yung nakita ng mga netizens. Ang pagkakakita po sa kanilang dalawa ay naglalakad po, no? Papasok po doon sa Okada. At nang mapansin na nga po ni Alden Richards na pinagtitinginan na po sila ng mga tao, si Alden po ay nagpaiwan, dire-diretso po si Maine papasok. Yun po yung nakita ng mga netizens. Kung saan, ito nga po si Alden Richards ay huminto doon sa mga nakakita sa kanila at humahabol pa ng may camera, no? Para magpa-picture, para batiin sila. Nang sa ganun ay ma-divert yung attention, no? Kay Alden Richards na lang. At dun sa babaeng dire-diretso lang po, yun ho yung pinagkakaguluhan din ng iba. Sabi nga po ng usapan nila dito po sa Facebook. Ito, in-screen grab ko lang po, no? Credit to the owners po. Pasensya at hindi na ho namin matrace kung kanino talaga nagmula kaunahan ito. Sinasabi po nila na ito nga pong si Maine Mendoza ay naka-color black din daw po. Katulad din daw po ng suot ni Alden Richards at makikita doon pa lang, sa bangs pa lang, Maine na Maine Mendoza na nga po at naka-mask po sila. Pag naka-mask kasi talaga, no, eh hindi ka mapapansin agad ng mga tao, pero ito na nga, no? Iba rin ng mga netizens, no? Isa nga pong empleyado ng Okada Philippines, no? Okada Manila Philippines. sa valet parking po siya naka-park at ang tita niya po ay dyan din po sa loob ng Okada. Bawal po magkakamag-anak dyan. I suppose na yung tita po niya ay iba po ang apelyido. Okay? Kaya ho, ganun ang nangyayari. So, yun ho ang nangyayari, no?
nag-uusap nga po sila doon at sinabi nga po nila na inaliw ni Alden Richards yung mga taong nakakita sa kanila para nga naman hindi na mapansin pa. Yun nga po ang isa sa mga ninja moves na matagal nang gawain ni Alden at saka ni Ming. Naalala nyo nung nag-Sofitel po sila? Ganon din ang nangyari nun. Nabawal po sila in public. Ang nangyari, pinauna ulit ni Alden Richards si Ming Mendoza. Kinuha niya ulit ang atensyon ng mga taong nakakita po sa kanilang dalawa. Nang sa ganon, ay hindi na umalingaw-ngaw pa no? Yung mga nakita ng mga tao doon po sa Sofitel. Same na same, ganon na ganon. Pero again, ayaw na natin isoko pa ito dahil let's give them privacy. Okay? Salamat po dun sa nakakita. Salamat po dun sa mga nakapagtimbre. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.